أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سما kapatid ko sa pananampalatayang Islam at binabati ko na magandang araw ang mga nanonood dito na hindi pa Muslim. So ako nga pala si Brother Abdullah, gumagawa ako ng mga Islamic videos. So kung ganun yung trip mong mga content, ay pwede ka naman mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-search mo lamang Official Josh TV. So ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang araw ng paghuhukom, Yomul Qiyamah o Day of Judgment. So pag-uusapan natin ang mga iilang tagpo sa araw ng paghuhukom. So bakit natin ito pinag-aaralan? Para maghanda tayo sa araw ng paghuhukom. So may mga babasahin akong mga talata sa Quran pero hindi ko na siguro siya ita-translate. Ilalagay ko na lang yung translation sa sa Quran. Yan, ipopost ko na lang sa screen tapos yun, i-re-recite na lang siguro natin. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag nag-aaral kayo ng araw ng paghuhukom mga kapatid sa Islam, magkakaroon kayo ng interest kung paano kayo nilikha, saan kayo nang galing, paano kayo mabubuhay, saan ang inyong hantungan, at kailan kayo muling bubuhayin. So mayroong maikling kwento sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, min nutufatin khalaqahu faqaddara ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره ثم إذا شاء أنشره. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang aya, وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مقين. So ipinaliwanag din dito kung paano ka mabubuo sa sinapupunan ng iyong nanay. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. At kapag nabuhay ka na sa dunya, ikaw din ay may hantungan. Kumbaga, mamamatay ka din. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kasunod na aya, Thumma innakum ba'da dhalika lamayidun. At muli kang bubuhayin sa yawmal qiyamah. Thumma innakum yawmal qiyamati tuba'athun. So mga kapatid sa Islam, walang nakakaalam ng araw ng paghuhukom. Kahit ang mga propeta, wala. Mga kapatid sa Islam, kahit sinong tao, kahit sinong nabi, mga propeta, walang nakakaalam. Maliban nangyari ang mga senyales, mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kapag ang mga tao ay para silang mga lasing, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَتَرَنْ نَاسَ سُقَارَ وَمَا هُمْ بِسُقَارَ وَلَاقِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Subhanallah. So ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na masidhi. So bakit ganun ang nararamdaman nila mga kapatid sa Islam? Dahil naririnig na nila ang trompeta na hinipan ni Israfil alayhi salam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ illa man sha Allah. Ang mga nabubuhay ay mamamatay maliban sa naisin ng Allah subhanallah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun.
At sa muling pag-ihip ng trompeta ay bubuhayin ang mga tao sa araw ng paghukom. Subhanallah. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang ayah, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang ayah, وَنُفِقُ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَدَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ. Ito ang pinangako na araw ng Allah. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. So ito ang araw na pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtataka yung mga tao kung nasan sila, no? Nandun na sila sa araw ng paghukom na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang aya na patunay na ito ay ang kanyang pinangako. Khashiatan nabasarahum tarhaquhum dillah dhalikal yawm alladhi kanu yu'adun. So sa araw ng paghukom ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na gagawin niyang patag ang araw ng paghukom. Walang bundok, walang mga kahit ano. So ang Yomul Kiyama ay patag, kaya siya tinatawag na plane of resurrection dahil patag sa Yomul Kiyama. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَدَرُهَا قَاعًا سَفْسَفَاءَ. So patag siya. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَ. So ang araw ng paghukom ay patag. Walang masisilungan dun. Kaya sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang araw sa pagitan ng mundo ay gagawing isang milya na ngayong kasalukuyan ay 93 million miles. Pero sa araw ng paghukom ay isang milya. Kaya meron siyang sinabi na pitong uri ng tao na papasok sa lilim ng Allah. Sino-sino yun? Al-Imam al-Adil. والشاب نشع بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل ذهب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعات مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فذات طينا. So yun ang pitong uri ng tao na nasa lilim ng Allah. Subhanallah. Buti na lang may gantong hadith, alhamdulillah. At nabiyayaan tayo ng gantong hadith. May oportunidad tayo na magkaroon ng lilim sa Yawmul Qiyama na walang ibang lilim maliban sa trono ng Allah. Yudilluhumullahu firilli arsh. No? Ang lilim sa Yawmul Qiyama ay ang trono ng Allah. So kung gusto nyo malaman yung pitong lilim sa Yawmul Qiyama, makikita nyo yung sa ibang video natin, no? Doon ay na-explain natin siya detalyado. Pero ito kasing video na to ay hindi natin yun papasukin. Ang tatalakayin natin ang mga iilang tagpo sa Yawmul Qiyama. So yun nga, at ilan pa sa mga tagpo ng araw ng paghukom ay ang Shafa'a, no? Malawak ito, pero ito ang iilan sa mga tagpo ng Shafa'a. Walang sino man na pwedeng magsyafa'a maliban sa naisin ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, يَوْمَ إِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّائِيَ لَا إِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَةً يَوْمَ إِذِي لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'ah
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سبحان الله، walang sino man na pwede magsyafa'a maliban sa naisin ng Allah. Kaya mga kapatid sa Islam, isa pa sa tagpo ng Yomul Kiyama ay ang mga tao ay magsisisi. Kaya ang tawag din sa Yomul Kiyama ay araw ng pagsisisi. Pero wala nang saysay ang magsisi. Kumbaga huli na ang lahat. Pero kung ikaw ay naghahanda, dito pa lang ay pagsusumikapan mo na magtauba, magsisi. Dahil sa kabilang buhay ay wala na itong pakinabang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa anadil wujuhu lil hayyul qayyum wa anadil wujuhu lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala dhulma وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَا هَدْمَا. Kaya mga kapatid sa Islam, sa araw ng paghuhukom, ay paghihiwalayin na ang mga taong nanampalataya at hindi nanampalataya. So meron mga tao dito ay pamilya sila dito sa dunya. Ngunit kung magkaiba sila ng paniniwala, sa kabilang buhay ay magkalaban sila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ يَوْمَ إِذِي يَتَفَرَّقُونَ. Paghihiwalayin ang mga tao sa araw ng paghuhukom. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Subhanallah. Subhanallah. Patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating na ang mga tao sa Jahannam, mag-iiyakan sila. Dahil sa sobrang pagsisisi. At gusto nilang lumabas doon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang ayah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa innadh dhalimun qala ikhsahu fiha wa la tuqallimun. Subhanallah. Ang matalinong tao mga kapatid sa Islam, hindi yung magaling mag-business, hindi yung mataas ang posisyon sa trabaho, hindi yung may diploma. So hindi yun ang matalino mga kapatid sa Islam. Ang taong matalino, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ang taong pinaghahandaan niya ang kanyang kamatayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dahil ang dahilan dito, ang dahilan kung bakit tayo nilikha sa mundong ito ay para sambahin si Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ الْإِنسَانِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang dahilan ay para sambahin mo si Allah. Yun ang dahilan kung bakit nilikha ang jin at mga tao. At kung sasambahin mo si Allah, subhanallah, bibiyayaan ka ni Allah. Ngunit kung hindi mo sasambahin si Allah, ay kabilang ka sa magiging panggatong ng Jahannam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ الَّذِينَ وَقُدُوهُ النَّاسُ وَالْهِجَارَةُ وَإِذَتْ لِلْكَافِرِينَ. Yun ang inihanda sa mga hindi mananampalataya.
ang magiging panggatong sa Jahannam. Ngunit kung ikaw ay nanampalataya, subhanallah, napakaraming biyaya ang sinabi sa Quran. Sa kasunod na aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ. Ang janna, ang paraiso ng Allah. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبَلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. إِنْشَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ay nabigyan ng kahit katiting na katarungan ng mga translation na inilagay natin sa video na ito. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang doon lang po ang ating maikling topic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.